sapat at sipa sa bawat suntok, sa bawat tulo ng pawis. Iisa ang kanilang isinasayaw, ang yawyan o sayaw ng kamatayan. Naimbento ang yawyan noong 1972. Ito ay isang orihinal na Pinoy martial art. 38 taon na ang nakalipas, buhay pa rin ang yawyan, ngunit iilan lamang ang nakakaalam nito. Sa masikip na daang ito sa Santa Cruz, Maynila, dito namin natagpuan si Master Napoleon Fernandez o Master Nap. Siya ang ama ng yawyan. Mahina na si Master Nap sa edad na 85 taon, pero tanda pa rin niya kung bakit niya ginawa ang yawyan para sa ating mga Pilipino. Alam ko mga estudyante na malalaki, kuminsan Tagalog ko. Estudyante ko naman, pero inihahagis ako Tagalog malalaki. Kaya ang ginawa ko, nag-invento ako ng mga teknik na nag-invento na malalaki. As ano na maliit, laban sa malalaki. At yan na ang yawyan. Tinawag na sayaw ng kamatayan ang yawyan dahil sa kakaibang estilo nito sa paglaban. Hindi gumagamit ng lakas sa lakas. Kahit ang kalaban lumalaki, pwede kong labanan. Ngunit hindi ang pagiging Pinoy ng yawyan ang tanging nakakuha ng aming pansin. Dahil ang bawat yawyan fighter ay may iisang paniniwalang relihiyon, ang yawyanism. Ang yawyanism, yan ang spiritualism. Dating estudyante ni Master si Mr. Kobayashi, at ayon sa kanya, kasama sa yawyanism ay ang pagtira sa templo upang mag-ensayo. Gigising kami maaga, 4:30, tatakbuhin namin yon, papunta ng luneta. Pagbalik ko ng gym, alas 6 ng umaga na, maglilinis kami noon, bubunutin yung lalampasuhin, bubunot, mag-iigib, may mga pumamalingki na. Kailangan pagdating ng alas 9, may magte-training na noon. They practice every day, for more than up to evening. Nagkawatak-watak na ang orihinal na yawyan ni Master Nap mula nang masunog ang templo nito sa Quiapo. Dahil dito, nagtatag na ng iba't ibang sangay ng yawyan ang mga dating yawyan fighters. Nakilala namin si Jordan Balsita, 20 anyos, isa ring yawyan fighter. Hanggang ngayon, traditional yawyan pa rin ang kanyang sinusunod. Wala mang templo tulad noon kung saan sama-sama ang mga yawyan fighter, nakatatak naman sa kanilang mga dibdib ang isang simbolo. Sa ginawa nito, dahil sa gusto ng master namin, kasi ang tao, yung creator na buhay, kung kami may namamatay, ang yawyan din na nawawala sa katawan namin na sa puso na namin. Habang kausap namin ang mga naging estudyante ni Master Nap, ay naramdaman namin kung gaano nila kamahal ang yawyan. Pamilya na rin ang tingin ni Jordan sa yawyan. Dahil hindi na rin nakapag-asawa si Master Nap, siya na ang tumayong tagapag-alaga nito. Hindi tayo magkamilala sa pangalan. Basta nalaman ng yawyan ka para na tayo matagal na magkamilala. Sa maliit na lugar na ito sa Santa Cruz, Maynila, hindi namin naisip na dito lamang namin matatagpuan ang ama ng yawyan. Naitanong namin sa aming sarili, kasabay kaya ng paghina ng katawan ni Master Nap ang unti-unting paglaho ng orihinal na tradisyon ng yawyan? Taong 2000,
2000 nang isilang ang isang bagong yawyan sa mga kamay ni Kobayashi. Ito ang hybrid yawyan. Yung hybrid yawyan, dinagdagan lang namin ang wrestling pati ng grappling. Kasi yung traditional yawyan, moron sa stand-up sila nakapokus. Yung hybrid yawyan naman, kompleto siya. May striking na siya, may grappling, may wrestling. Dating estudyante ni Master Nap, si Kobayashi. Nang nasunog ang templo ng yawyan sa Maynila, humiwalay ang ibang miyembro nito at nagtayo ng iba't ibang training centers ng yawyan. Sa fifth floor ng isang gusali sa Cubao, matatagpuan ang gym ng hybrid yawyan. Hindi man agad, unti-unti ring may mga sumubok at tumangkilik nito. Ngunit sa kabila ng 4 na taong nagsanay si Kobayashi sa ilalim ng pagtuturo ni Master Nap sa traditional yawyan, bakit kaya naisipan pa niya ang pagbuo ng sariling bersyon ng yawyan? Yung master kasi, parang against siya doon sa tinatawag na grappling. Ang ginagawa niya, more on sa siya yung depensa sa ground. Kaya ang ginagawa ko rito, yung pinag-aralan ko ng mga techniques galing sa labas na muscle arts, ginawa ko lahat ng counter yun. Hindi lang mga teknik ang nagbago sa pagpasok ng hybrid yawyan. Kung dati ay sa templo umiikot ang mundo ng mga fighter, ngayon ay hawak na nila ang oras ng pag-iensayo sa gym. Kasi yung traditional na paraan, binago ko rin yun. Kasi tatakbo ka ng pagkaaga-aga. Ang MMA, tanggapin tao yan eh. Kaya mabatas, manakakita mga MMA school, gabi nagbubukas. Great is my guy, honor is my girl. Truth is my portion, and the other is my weapon. Ito ba, naging setback din ang yaw yan kahit hindi siya nag-go. Kasi may mga member na may ibang religion. Pag na-introduce mo yung yaw yan, isip, akala nila, ay ano to, kulto pala itong pinapasuluhan ko na to eh. Siya si Ray, isa sa pinakamagagaling sa mga hybrid yaw yan fighter sa ilalim ng pagtuturo ni Kobayashi. Halos araw-araw siyang nag-iensayo sa gym. Nandun na saan para mag-aral ng martial arts sa hybrid yawyan. Para sa self-defense, para gusto yung papahama. Kailan lamang ay na-promote na rin si Ray sa pagiging chief instructor sa kanilang gym. Madalas ay ipinadadala siya sa iba't ibang lugar sa bansa upang lumaban sa mga mixed martial arts competitions. Si Ray, nakita ko, una-una, yung attitude niya, okay. Bali, hindi siya lokro kayo lang, hindi yung nanalo, lagi ka naman mag-aayabang ka, makakatalon ka, mga ganon. Pangalawa, bali, wala siyang bisyo, isa pa maganda. Kasi mahirap, nagko-compete ka nga, nakikita ng mga estudyante mo, may bisyo ka, lagayahin nila, ay pwede naman pa naman. Kasalukuyang naghahanda si Ray para sa isang nalalapit na laban. Bilang isang senior yawyan fighter, hindi biro ang training na kailangan niyang pagdaanan. Hindi linggo, kundi buwan ang itinatagal ng kanyang training. Determinado man siyang iuwi ang tagumpay ng bawat laban, may ilan pa rin na tila pumipigil sa kanya. Parents ko sa totoo, kung saan sana lang mag-training ako, para sa hobby, para self-discipline, tapos exercise. Pero yung maging competitive, ayaw nila po. Pero lalaban pa rin siya at ipagpapatuloy ang pakikipagsapalaran sa yawyan. At sa bawat laban, ang kanyang sandalan ay walang iba kundi ang master. Isang mixed martial arts competition sa Pasig ang susubok ngayon sa kanyang kakayahan. Lalaban si Ray sa isa sa mga final event. Kaya naman talagang inaabangan siya ng mga manunood. Sa oras na tumapak siya sa ring, siya na ang pinakamakamandag na si Stingray. Ilang minuto na lang, kailangan ng harapin ni Ray. Hindi lamang ang kalaban,
pati na rin ang posibilidad ng kamatayan. Para kay Ray, ang Yaoyan ay hindi isang sayaw ng kamatayan dahil ito ang bumubuhay sa kanyang diwa. Nanalo si Ray sa laban niya sa Pasig at dagdag ito sa karangalan niya at sa buong hybrid Yaoyan. Pero ang tinatamasa ni Ray na tagumpay ay hindi naabot ng walang hirap na pinagdaanan. Ano nga ba ang pinagdadaanan ng isang nagsisimula pa lamang na fighter? Hanggang saan ang kayang ibigay para sa dedikasyon sa sport? Isa sa mga naglakas loob sumubok ay si Michael, 20 anyos, isang mag-aaral ng mass communication sa UP Diliman. Bagamat mahirap pagbalansihin ang oras sa pag-aaral at sa extracurriculars, binibigyan pa rin ni Michael ng panahon ang hilig ang martial arts. Sa akin, it's a passion, it's a hobby. Matagal na talaga akong interested sa martial arts. As in, bata pa ako. 5 buwan ng estudyante ng jiu-jitsu si Michael. Pero tinanggap niya ang aming hamon. Nasubukan ang Yaoyan at pumunta siya sa Hybrid Yaoyan Center ni Master Kobayashi. Agad na tinanggap ng mga Yaoyan fighter ang pagdating ni Michael. Ilang minuto pa lamang ay sumalang na siya sa ensayo. At sino pa ba ang tatayong instructor niya, kundi si Ray. Basically dun sa session namin ngayon, nag-aaral kami ng ground fighting. Matapos ang ilang oras na pag-aaral ng ilang teknik ng sayaw ng kamatayan, handa na nga ba si Michael humarap sa mga fighter ng Yaoyan? Una siyang iniharap kay Andrew, 2 buwan ng estudyante ng Yaoyan. So, yung unang nakalaban ko, ano siya, wrestling rules. So, what that means is, yung ang goal ng match na yon, madali yung kalaban mo sa ground. Kasi yung second naman, si Ray. Siya yung instructor for that day. Kahit may size advantage ako, mas mabilis siya, plus di siya nag-hesitate sa mga moves niya. Kasi halatang palagi lang dinidrill yun sa'yo yan. Nahirapan ako sa akin yan. Mabilis talaga siya, tsaka masanay sa akin sa wrestling. Bagamat bagong salta, hindi rin naman nagpahuli si Michael. Sa training niya ngayon, okay naman, nakakasabay naman siya sa pinapagawa niya. Tsaka nakukuha niya agad na magandang technique. Hindi siya nangangapa. Pero hindi rin maitatanggi na may bagong karanasang babaunin si Michael. Na-appreciate ko yung value ng Yaoyan, lalo na as a local martial art. Kasi medyo dying na yung mga local martial art natin, like our niece. Like Yaoyan. Alam, yung dalawang martial art na yan, masikat pa sa abroad kesa sa sariling country natin. Ko, kailangan, important na bigyan natin ng halaga yung mga local martial arts natin. Kasi kasali naman yun sa culture natin as Filipinos. So, na-realize ko yun. Good. Sa loob ng 6 segundo, tapos na ang laban. Ito ay pagpapakita ng natatanging lakas na mayroon ang Yaoyan. May narating na rin ang Yaoyan o sayaw ng kamatayan. May naipagmamalaking kasaysayan.
at hindi mabilang ang mga tropeyo at pagkapanalo. Ngunit tila matagal pa ang lalakbayin ng Yaoyan upang maging isang sikat na mixed martial arts sa Pilipinas. Ayon kasi sa isang opisyal ng Philippine Olympics Committee o POC na aming nakapanayam sa telepono na tumangging magpakilala, hindi kikilalanin ang Yaoyan bilang isang sport dahil ang pangunahing rekisito sa pagkilala ay world recognition. Nakita kasi nila yung nagkaroon ng competition dati sa Amorante. Kasi pag kahit pagbagsak na, binabanatan pa silang Yaoyan. Kaya sabi nila, hindi pang sport kaya pang kaya. Kaya hindi siya nabigyan ng recognition. Sa kawalan ng atensyon at suporta ng gobyerno para sa mga lumalagong martial arts sa bansa tulad ng Yaoyan, nanunumbalik naman ang lakas ni Master Kobayashi sa mga tulad ni Nick, isang Australianong nahihilig sa Yaoyan. This was a more dominant martial arts team in the URC. Isa namang si Nick sa maraming mga banyagang nakilala at umibig sa sayaw ng kamatayan. High grade Yaoyan kasi ngayon, ang balak talaga namin ngayon. Kung sa kasarali, sa military namin yun. Kasi parang specialization. Kung sa school, taekwondo, karate, boxing, muay thai. Pero yung combative art, more sa military. Siguradong hindi magiging madali para sa Yaoyan ang tumayo sa sarili nitong lakas. Ngunit tiwala si Master Kobayashi kasama ang maraming Yaoyan fighters na patuloy nalalago ang sining na ito.